Hello, good day mga boss, Charlotte and Day Away Corrips. So, may dumating na naman na item, no? Na i-install na naman natin sa sasakyan natin. So, for today's video, four wheels muna yung pag-uusapan natin. So, ito yung item na dumating. Yan. So, dome light assembly ito, no? In-order ko lang sa Shopee. Yan. Yung sasakyan ko, Wigo. Pero ito kasi, hindi to pang Wigo, no? Madalas ko to nakikita sa mga van. Yan. Alam ko sa Toyota, mga ganito yung itsura ng pinaka-dome light assembly nila. Pero, kung makikita nyo, no? Ito yan. Yung parang pinaka-sasaksakan nyo ng sakit. Pero, since na Toyota Wigo nga yung sasakyan namin, walang sakit na ganito. And ito kasi is additional dome light lang. So talagang wala talagang provision para sa supply. So ako yung gagawa ng supply. Yan, kakabit ko to dun sa gitna ng pinaka-ceiling. Meron na kasi ako nakabit na ganito doon sa likod. Yan. So buksan natin, no. Yan. So pagka nakaganito yan, off. Pagka nakaganito, on. So, iilaw na agad yung pinaka-dome light nyo. Pagka naka-door naman, hindi siya iilaw. Iilaw lang siya pagka binuksan nyo yung pinto. Yan. So, ayun yung pinagkaiba nung on at saka door. Yung on, iilaw yan. Nakabukas man or nakasarado yung pinto nyo. Pero, etong door, iilaw lang ito pagka nakabukas yung pinto. Pero pagka nakasara, hindi siya iilaw. So, ang dome light kasi, no, madalas, negative trigger. So, ano ibig sabihin ng negative trigger? Negative supply yung kailangan mo para gumana yung accessory. O, dito, para gumana yung ilaw. Negative supply yung kailangan mo. So, itong dome light na to, no, kailangan nito ng positive supply at negative supply bago siya umilaw. So, asan ba yung positive niyan? So, ang positive niyan ay ito. Yan. So, kung titignan nyo sa likod, yan, eto siya. So, itong terminal na to, kailangan natin supplyan ng positive. So, hihinangan ko to ng wire, tapos yung dulo, sakit. Yan. Ngayon, pagka pinindot nyo ito, ginanito nyo, on. Yan. So, ito yung nasusupplyan niya. Ito. Itong dalawa. Yan. So, eto siya. Yan. So, ito, pagka tinornilyon nyo to dun sa metal part nung sasakyan nyo, may negative na kayo. Kaya, anytime, no, nakabukas, nakasara yung pinto, iilaw yan pagka ginanito nyo. Kasi nga, may negative na kayo. Nakatornilyo kasi to dun sa metal part nung sasakyan nyo. So, pagka ginanyan nyo, mamamatay. Pagka ginanito nyo, may negative supply kayo, may positive supply kayo, iilaw na yung dome light nyo. So, ito namang door. Yan. So, asan yung door? Ito yung door. O, yan. Ito. Ito. So, puntaan natin sa likod. Yan. Ito yung pinaka-door. Yan. Kung makikita nyo, yan, papaganyan. Yan. So, ito, hihinangan ko rin ng wire. Ito naman yung iko-connecta natin sa mga door switch. So, kundi nyo pa nalalaman, no, yung bawat pinto nung sasakyan ng natin, hindi man lahat, ano, pero modern cars, meron niya mga door switch. Na pagka binuksan nyo yung pinto, doon na titrigger yung pinaka-switch. So, nagiging connected yung wire, nagiging on siya. Pero pagka sinarado nyo yung pinto, nadi-disconnect yung wire, na-off siya. Kaya umiilaw lang yung pinaka-dome light nyo pagka nakabukas yung pinto. Ganun nag-work yung switch doon sa pinto, no? Tatry kong maglagay ng picture dito sa video para malaman nyo kung anong itsura ng door switch. Yan. So, ito, itong negative na to, para yan dito sa on. Yan, negative supply na tinutornilyo natin doon sa metal part ng sasakyan. Ito naman, itong sa door, yung negative supply niyan. Yan dito. Ito. Yan.
Ito yung nilalagay doon sa door switch. Yan. So, ang gawin ko kung ngayon, hihinangan ko na to. Tapos, lalagyan ko na ng socket. Hindi ko pa ito ma-install doon sa sasakyan. No? Pine-prepare ko pa lang sila. Para pagka binaklas ko yung sasakyan, all goods na yung dome light. Yan. So, hinangan muna natin, ano. Diba, leto, no? Tinatry kong hinangin. Ayaw kumapit ng soldering lead. So, hindi ko alam kung anong klaseng metal to. Hindi kumakapit yung soldering lead. Yan. So, ang gagawin ko, gamitan ko na lang din ng terminal connector to. Yan. So, marami kasi yung terminal connector dito. Yan. Kakaibang sukat. Hinanap ko na lang yung kasukat niya. Yan. Sukat sila. Ngayon, kikrimp ko na lang. May crimper naman ako. Ito. Kikrimp na lang natin. So, itong black, gagawin ko negative. So, ang negative natin ay ito. Ito yung door supply na negative. Medyo maskip lang. So, itong yellow-orange gagawin natin as positive supply. So, para naman dito yan. Yan. So, pumasok na sila pareho. Siyempre, hindi natin iiwan na ganyan yan. Baka magdikit yan eh. Gamitan natin ang shrinkable tube. Para medyo safe pa din. Ganun lang mga tropa. Tapos ngayon, initan natin yan. Ngayon, gamitan natin ang heat gun. Paggamit ng heat gun, no, hinay-hinay lang. Baka kasi yung mismong plastic yung matunaw. Ibali yan, no, kahit na magdikit-dikit pa yan, okay lang. Kasi may shrinkable tube. Yan. Ngayon, magkakabit na tayo ng terminal dito sa dulo. Yan. Siyempre, kailangan muna nating balatan. Gagamitin natin. Crimper ulit. Ayan. Tapos, lagyan nyo ng wire cover para mas maging matibay. Di bali, every time na i-detach natin yung ating
dome light assembly, hindi natin dito i-detach. Hindi dito. Dapat dito. Yan. Dibali, ito na yung nagawa natin, no? Yan. So, nilagyan ko na rin ng socket. Lagi nyo lang tatandaan yung black, yung negative na nanggaling sa pinto, yung yellow-orange ay yung dapat supplyan ng positive. Yan. So, hindi pa natin ito i-install, no? Kailangan ko pa kasing ipunin yung iba pang parts ng sasakyan para isang galawan na lang. Tapos ito, nilagyan ko na rin ito ng glue stick para hindi siya mahuhugot. Kasi ito lang naman yung i-disconnect natin itong socket na to. Yan. So, yan. Okay na siya. Basta wag nyo lang kakalimutan na lagyan ng wire cover kasi additional protection to. Meron kasi mga time na baka ito isasabit doon sa mga edgy part, no? Doon sa mga butas doon sa ceiling na bakal. Yan. At least, protected yung wire natin. Yan. So, abangan nyo na lang yung video na i-install na natin to, no? Doon sa Toyota Wigo. Yan. So, doon to sa gitna. Doon ko to ilalagay sa pinakagitna. Yan. So, ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.